Talagang tahimik siya sa loob. Ito talaga yung helmet na hinahanap ko. Yo, what's up mga ka-andar? So, naka-uwi na tayo. At guess what? Meron tayong gift. Nakikita nyo ba yon? Yan. At dahil idol ko si Motodek, yan ang pinabili natin. So, shout out, thank you kay Mami na nagregalo sa akin yan. At i-review na natin. Tara! So what's up mga ka-andar? So ito na tayo. Ito na, this is it. Ito na yung LS2 Challenger na aking pinabili at regalo sa akin ni Mami. Thank you very much, Mami. So bali, ito nga pala, LS2. Ang pinaka-choice ko talaga na pumunta doon sa kay Sir JT. Shoutout pala Sir JT Motogears na nagbigay sa akin ng malaking discount at saka ng maraming freebies. Na in love ako dito kasi nakita ko rin kay Idol Motodek na ang mga gamit niya is LS2, ganitong LS2 Challenger yung gamit niya. Nag endurance, maganda siya, tsaka sobrang gaan, as in napakagaan niya. Nung sinuot ko nga eh, para akong walang helmet, para lang ako makasombrelo eh, di ba? So ano pang hinihintay natin? Unboxing. So i-unbox na natin tong LS2 Challenger. At ito na siya. Ayan na siya. Bali, ito nga pala yung mga freebies. Helmet and jacket, deodorizer, BS1 yan. Saka itong Comin, hindi ko alam. Ayan. Meron pa nga rin pala siyang helmet sticker, di ba? Sulit na sulit. The moment of truth. Napakakinis. Ayan na siya. Malabas na. Sabi ko na eh. Sabi ko na, helmet. Ayan. So ayan siya mga ka-andar. Close up. Closer look. Ayan siya. Ang size niya is XL. Ayan ang tamang-tama sa ulo natin. At ang pinaka isa sa nagustuhan ko dito, ito. Hindi mo siya basta-basta may tataas. So para siyang merong lock. And then napakagaan talaga. The best yung gaan niya, as in. Para siyang bola ng volleyball. And sa side na to, ito yung ano niya, yung dual visor. Yan, napakagaan. Hindi mo siya kailangang puwersahin. Napakagaan niya. Tapos meron siyang mga ear vents. Ear vents dito, taas. Tsaka ear vents dito, sa likod. Dami niyang air vents, tsaka ang ganda ng, sa tingin ko ang ganda ng aerodynamic niya ng helmet na ito. Titignan naman natin ang kanyang price. So, bali, ito ang price niya. Nakita niyo na nung una. Yan. And then, this discounted price pa siya. From 89 to 84. So, gagawan muna natin siya ng montage para makita niyo yung talagang forma niya. Iikutan ko siya. And in 3, 2, 1.
So ayun mga ka-under, hanap tayo ng magandang place para testingin natin ang ating helmet. Kung maganda ba ito sa mabilisan or kung maingay ba siya. So tingin ko testingin natin siya sa maghanap, mag-isip tayo ng lugar. Tugaygaraw. Yan, punta tayo sa Tugaygaraw, magte-teleport tayo ngayon. Di ba? Teleport in 3, 2, oops, mamaya. Baka may isama tong aso. Bababa ko muna si Uno. 3, 2, 1. So, ayan mga kandaran, dito na tayo sa Tugaygaraw. Tugaygaraw City. Yan. Nag-teleport na tayo at gamit ko ngayon yung M3 ng aking kuya. Kuya Mark, shout out. At itatesting na natin tong tong LS2 helmet kung okay ba siya. Kung hindi ba siya maingay sa loob pag mabilis. So ayan, naka front cam ako ngayon dito, itong akaso. Kasi alam nyo na, ayoko pang dumihan yung harapan nito. Hindi ko pa lalagyan ng chin mount. Total, helmet lang naman nare-review natin, di ba? Ano pang iniintay natin? Para, review na natin tong helmet na to kung okay na okay ba. Oh, ayan mga under, i-testing na natin. Sana okay. Pero ba't tingin ko okay talaga kasi syempre nakarating na ako rito gamit tong helmet na to, di ba? Napatakboy natin tong motor natin ng maximum of 100. 100 lang sagad ng Mio nat eh. Ito, gusto ko talaga to. Ito. Yan, lock niya talaga yan, oh. Oh. Pag nakalock na yan eh, okay na okay. LS2 Challenger. Sobrang gaan, as in talaga magaan siya. Kasi talagang yung quality niya, hindi basta-basta. Ayan, 100 kilometers na tayo. 100 kph. Ah, nasalda ko kanina rito eh. Dito banda. So ayan siya. Talagang tahimik siya sa loob. Ito talaga yung helmet na hinahanap ko. Ito. Kasi yung NHK ko, okay na okay yung performance nun. Matibay, talagang hindi rin siya basta-basta. Pero ang issue ko lang dun kasi, medyo maingay siya. Pag tumatakbo ko ng 80, eh parang bumabagyo sa loob. Siguro kasi kuwan na siya, medyo maluluwag na yung foam niya rito. Tsaka maluwag siya sa akin kasi, medyo maluwag. Siguro kaya pinapasok siya ng hangin dito sa ilalim. Ganito ginagamit din yung motodeck. Tsaka ang ganda, i-open nito, i-open close ng kanya. Sobrang gaan yung NHK kasi dito sa taas. Bali pag magagano ka, magaganito ka, iaano mo dito sa taas, i-press mong ganun. I-press mo tapos hilahin mong ganun para mag-open. Eto, napaka easy o, oh, ganun mo lang. Pag nasisilaw ka, ganyan mo lang. Oh. Swak na swak. Fit na fit din sa akin to. Ganda ng fitting niya. Try natin ulit tumakbo ng mabilis. Talagang ano eh, kapag tumatakbo ko ng isang daan, naririnig ko pa rin yung makina ng motor eh. Talagang tahimik siya. So sa mga nagbabalak bumili ng LS2, maganda to, LS2 Challenger. Tapos andito ko naman sa likod, nasa top box ko yung LS2 Breaker na ginamit ni Mami. Watch nyo sa next video ko, yun naman ang i-review natin. LS2 Breaker, mas mura siya compare dito. 100 mag-105. Yan, maximum na yan ng may OOI, 105. Sarap. Sarap niyang patakboyin talaga. Napakagaan ng ulo ko. Parang walang yung ulo ko eh. Parang hindi ako naka-helmet. So ayun mga ka-andar, hindi ko muna papatagalin itong video kasi gusto ko na talaga umuwi. Mag-teleport na ulit muna siguro tayo sa bahay at doon na natin ulit silipin itong
LS2 breaker. So hanggat dito na lang muna at balik sa bahay, teleport. Ayun mga kandar, nanggaling na tayo sa Tuguegaro. Teleport na naman tayo dito ulit. So sana nag-enjoy kayo sa video na aking ginawa at sana nagustuhan niyo itong aking LS2. Sa mga balak bumili ng helmet diyan, okay na okay itong ano, itong LS2. So yun lamang. Maraming salamat sa panonood at sana may nakuha ko yung mga tips sa helmet na ito. Please like, share and subscribe na rin. At maraming salamat. Yun lang. Peace.